galing akong Baguio. Hindi kasi ako mag-ukay-ukay at saka mag-night market. Unfortunately, ang lakas ng ulan. Sobrang lakas ng ulan. Sobrang lamig. At sabi nila, wala ng night market. So, sobrang sad. Anyway, pumunta naman ako dun sa parang 3 floors na lang na ukay-ukay. Sobrang dusty, sumakit yung ulo ko. Pero worth it siya kasi gusto ko yung mga nabili ko, tas mura yung price. Yung theme ko pala for the shopping trip is medyo Filipiniana yung feels. Tas gusto kong mag-show ng Filipino pride. So I wanna dress a little bit more Filipiniana. Modern Filipiniana naman yung feels. And usually naman, hindi ko siya nakikita a lot. So gusto ko siyang gawin medyo mag-start ng ganung klaseng trend. At least for me. So this one yung first. Ang cute niya. Pwede siya pang office, pwede rin siya pang casual. So white lang siya. Like ako content. So white lang siya na shirt. Pero yung pattern kasi niya at saka yung medyo sheer na tela niya, reminiscent siya dun sa parang kamiseta ba yung tawag nila dun? Yung nilalagay ng over, tas merong pattern na cloth dito. Medyo feel demo-ish yung feels. So yun. Same yung feel nito dito. Pero this one is more lace and lace pala to. This is lace. So, that's more lace. Tapos, thicker yung tela nito. Saka mas malaki siya. Basically, parang medyo squarish yung mga binili ko na shirts na tops. Ito, iniisip ko, magpapakita ba ako? Kasi this one, medyo see-through siya. So, iniisip ko kung magpapakita ba ako dito ng chan or something or like maglalagay ako ng sando sa ilalim. This one, less Filipiniana siya. Pero gusto ko yung pagiging crop top niya na loose. Tapos hindi siya ganun kababa. Laso. Hindi siya ganun kababa. So, cute siya for me. So, lahat yun, nabili ko siya sa ukay-ukay na 3 floors. Siguro, mga tigo 100 lang sila. So, 300 na agad yun. Tapos eto, nakuha ko yata itong mga 80 pesos lang. Skirt siya. Ito. Skirt siya na may pocket. Tapos, cute yung ano niya. Yung design. Maganda yung design niya. Very ethnic. So, cute siya kasi sobrang casual niya, pero meron nga lang siyang a little bit na Filipino feel. Masaya siguro to for like running, or like, for na ipapira ko siya with rubber shoes, or sneakers lang. Eto, medyo actually hindi ako masyadong sold dito. Pero, 100 lang siya. So, parang might as well. Ay, 80 lang pala to. 80 lang pala siya. So, parang might as well get it. Hindi naman ako magsisisi sa 80 pesos. Nasa soft ko naman siya, mukha naman siya matibay. Medyo malaki nga lang siya, pero stretchable. May mga nakita rin akong similar na ganito na mas maganda kasi ano, hindi ka siya sa akin. At syempre, dahil okay-okay siya, wala siyang size. And then, nung nahirapan na kami dun sa okay-okay na to, we moved to another place. Tapos yung nabili ko naman dun is this. Cute na, mukha siyang sako. Kahit yung dulo niya mukha sa ako. Pero sobrang cute. Sobrang nagustuhan ko siya. Kasi ito hindi to crop top. Mahaba, medyo mahaba siya. Yan. Na-excite na akong i-pair siya. Feeling ko masarap to i-pair kasama ng mga shorts or leggings na very tight. Kasi sobrang loose nung top. So maganda siya na very tight. Kuha ko to for around 90 pesos. Tapos, ito favorite kong nakuha. Skirt siya, na parang sarong. Tapos, ang ganda lang ng fabric niya. Tapos, meron pa siyang mga gold na embedded na thread. So, medyo nagsashine siya. Tapos, full ano siya, full skirt siya. So, yan. So, medyo sarong siya na skirt. It's different, so I love it. Ito, pinag-iisipan ko talaga paano ako susuotin. Maganda siya, pero iniisip ko kung meron ba akong damit na bagay sa kanya. Alam mo yun, maganda siya as a piece, pero paano pag hindi siya maganda as an outfit?
Pero naisip ko ano to, heels na medyo strappy, na manipis, tapos medyo fit na strapless, tapos ma-accessories lang na hoops. So this is nahuwang siyang 120. Nangalengke ako. So aside from sa nag-uwi ako ng 10 kilong gulay, sa mga ube at snowballs na pinasabi sa akin mag-uwi, nakita akong bag. Tapos ang ganda ng bag. Ang ganda talaga ng bag. Gusto ko yung pattern niya. Tapos, meron akong boots na similar dito. Kaya parang, kailangan ko makuha yung bag na yun. Gusto ko siya makita. Tapos, nang pagtingin ko sa bag, meron pa siyang katabi yung cute na bag. Tapos, sa likod niya, may isa pang bag. Parang kasi yun ang feel. Pero, gusto ko talaga yung itsura nila lahat. So, iba-iba naman yung structure niya. So, eto, mas handbag. So, naisip ko mas gusto ko ito gamitin for beach types or for kapag marami talaga ang documents na dadalhin to whatever na pupuntahan ko. Tapos, so this one is medyo sling siya, pero makapal yung sling niya. So, gagamitin ko to for pag may camera akong dala na medyo heavy kasi mukhang mas matibay yung sides nito kaysa dun sa dalawa. Tapos this one, i-prepare ko lang talaga siya dun sa boots ko kasi similar sila ng color at saka ng pattern. Ganun. So this one yung mas casual kong gagamitin. Tapos adjustable din siya. Cute nila. So, alam mo bang itong tatlong bag na to? Sa isang bag, medyo naisip kong willing akong gumanas ng mga 500 for it. Tapos nakuha ko yung tatlong bag, mga a little above 500 lang. Siguro kasi hindi na talaga nila mapababa. Kasi talaga nag-beg na ako na 500 na lang ibigay sa akin. Pero hindi na daw talaga kaya. So nakuha ko siya na 540. Which is not bad. Tatlong bag yun. Na maganda naman yung quality. May lining pa siya sa loob. May lining lahat sila sa loob. Tapos gustong-gusto ko talaga itsura nila. Kasi iba-ibang bag siya. Tapos ina-assume ko na sa Pilipinas to nakuha. Kasi nga dun sa pattern. So, feeling ko naging support ako ng local market. Yes. Go support Filipino. Filipino made. So, yun lang yung haul ko. Hindi siya ganun kadami. Sa usual kong sinashop. Pero madami-dami na rin siya. Tapos gusto ko lahat ng feel. Tapos meron siyang seam. Na ano, parang shopping theme. Filipiniana. With bags. Dapat may bilhin din ako na shoes. Kasi walang manipis yung sole, so parang never mind, sayang yung pera ko. Kung hindi ko rin siya magagamit lagi, saka hindi siya maglalast. So yun, thank you guys for watching. If you want more hauls, more makeup, more travel videos, subscribe below. Tapos follow niyo yung Instagram ko and yung Facebook and Twitter. Tapos you could check out the other videos somewhere here. Finish. So yun! Cute talaga niya! Mukha talaga siyang sa ako. Feeling ko pwede ko siyang lagyan ng patatas. Tapos ako na si, ano, Sarah. Princess Sarah, the patatas queen.